Itong nakaraang linggo ay nagkasundo ang Estados Unidos at Pilipinas para sa siyam na itatayong US military facility dito sa ating bansa na nagkakahalaga ng lagpas 4 na bilyong piso na gagamitin upang maging imbaka ng armas at equipment ng Amerika. Ibinalit ang atat na rin umano ang AFP sa gagawing military facility dahil hindi lang ang US military ang gagamit nito, kundi pati na rin ang ating hukbong sindatahan. At kasama nga sa pagtatayo ng military facility ay ang lalo pang pagdami ng US military presence sa ating bansa na hindi naman nagustuhan at ikinagalit ng China. Binatikos ng Chinese government ang Pilipinas sa pagpayag nitong hayaan na lang ang Amerika na magtayo ng mga pasilidad sa ating bansa at halatang nangangamba ang China sa kung anuman ang pinaplano ng Amerika sa rehiyon. Binatikos din ng bansa ang US government dahil isa na naman umano itong pagpapakita ng kanilang lakas at pansariling interes sa pagtatayo ng mga bagong military facility na sisira lang sa stabilidad at kapayapaan sa buong Indo-Pacific region. Sinabihan din ng China ang Philippine government na dapat maging mapagmatyag sa mga gagawin ng Amerika at iwasan na magpagamit sa bansa, lalo na't malaking tensyon ang nangyayari sa pagitan ng Pilipinas at China. Dumepensa naman ang Philippine government at sinabing isang maaasahang kakampi ang Amerika at ang mga itatayong military facility ay hindi lang makakatulong sa ating hukbong sandatahan dahil maraming trabaho ang mabibigay nito para sa mga Pilipino at lalago ang ekonomiya sa paglaki ng presensya ng US military. Sinisigurado naman ni US Defense Secretary Lloyd Austin na hindi permanente ang kanilang itatayong base militar sa Pilipinas dahil kapag tapos na nilang gamitin ang mga pasilidad, ay ibibigay na ang mga ito sa Philippine military. At sa mas umiigting na kooperasyon ng Pilipinas at Amerika, hindi naman magpapatalo dito ang bansang Japan at nagpahayag na handa din itong mas paigtingin pa ang military cooperation sa Pilipinas kasama ang pwersa ng Estados Unidos. Sinabi din ng Max Defense sa post nito na may chance ang nakalinya na ang Pilipinas sa mga tatanggap ng donasyong Type 74 main battle tanks ng Japan Ground Self-Defense Force na nasa daan-daan na ang niretiro at nakatago na sa kanilang mga storage facilities. At kahit na noong 1980s pa ginawa ang mga Type 74, capable pa rin ang mga tanke dahil sa mas makapalang armor nito kumpara sa kasalukuyang Sabre Light Tank ng Philippine Army at ang counterpart nito noon na Leopard 1 main battle tank at nagkakahalagang isa nito noon ng lagpas 150 milyon pesos. Kapag makuha nga ito ng Philippine Army, malaking tulong ang mga Type 74 sa ground operations ng hukbong sandatahan dahil alam naman nating kulang na kulang pa ang 20 na in-order na Sabre Light Tanks at pinaplano pa ng Philippine Army na makakuha ng main battle tank sa Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Nakatakda ding bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Japan ngayong linggo upang makipagkita kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida at magkapirmahan sa iilang mga kasunduan. Kabilang na dito ang Reciprocal Access Agreement na kung saan isang kasunduan na pumapayag sa Japan Self-Defense Force ng mas maraming access sa base militar ng Philippine military, ngunit limitado pa rin ito hindi kagaya sa access ng Amerika. Nakikita ng Japan at Amerika ang Pilipinas bilang isang strategic partner laban sa hidwaan nila sa China dahil kapag bumagsak ang Taiwan sa kamay ng Chinese government ay nakikita itong malaking banta sa seguridad ng Japan at Amerika. Umaasa din tayo ng pagsuporta ng Japanese government at Estados Unidos sa AFP Modernization Program at Ekonomiya ng Pilipinas kapalit ng access sa military bases dahil dapat lang na makinabang ang bansa sa mga kasunduang ito. Sigurado din na magagalit na naman ang Chinese government sa pinaplanong mas maraming access ng Japanese military sa mga base militar ng Pilipinas, ngunit maaasahan din na kaalyado ang bansang Japan at marami pa itong may tutulong hindi lang sa Philippine military, kundi pati na rin sa development at ekonomiya ng bansa.